Okay, so hello ABM. Another lesson na naman tayo ulit for 5M2, Fundamentals of Accountancy, Business and Management 2. So, di ba, last time yung na-discuss natin is yung analysis and interpretation of financial statements and position, yung mga liquidity ratio, yung mga quick ratio, at iba't ibang types ng ratio. And now, after nun, nasa chapter 6 na tayo. So, accounting books na tayo, journal and ledgers. So, we'll get to know ano-ano yung mga types of books. Like, sa journals, meron tayong general journal, meron tayong mga special journals, yun yung mga examples na kapag nag-work na tayo sa mga accounting firm or bookkeeping, ma-encounter natin siya. Especially yung mga special journals. And then yung ledgers, yan, meron tayong mga general ledgers, meron din tayong mga subsidiary ledgers. And itong mga ledgers na ito, no, kahit accounting software pa yung gamit mo or working ka na, is gamit na gamit din talaga siya. Okay? Yung, again, yung mga accounting books na under ng journal and ledger. Okay, so I'll just share this and play the pre-recorded video of counting books, journal, and ledger. Okay, so good day, everyone. Good day, grade 11 ABM. So for today, we're going to discuss chapter 6, accounting books, journal, and ledger. So actually, nagawa na natin to last SEM. And then, nung unang SEM, ginawa din natin siya unless hindi kayo tumulong sa kagrupo nyo. So, hindi nga alala. So, nung unang activity natin, nag-journal entries din tayo. Nag-discuss na rin ako doon. If hindi pa rin kayo familiar, pwede nyo balikan yung lesson natin, chapter 1. So, nag-journal entries din tayo doon. And dumiretso tayo sa financial position. So yun, for today, we're going to discuss journal and ledger. Parang review na lang siya. So, after this whole discussion, we should be able to differentiate the journal, differentiate journal from the general ledger, kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. And then determine the normal balance of an account. So parang kumbaga kung ano ba yung normal balance ba dapat ng mga asset account. Yan kagaya ng cash. Dapat ba debit siya or credit at the end of all the transactions? Or dapat ba debit siya? Yun. And then, for example din, sa mga supplies. Ayan, ano ba yung normal balance niya? Dapat ba debit siya or credit? Actually, pwede rin naman sa nang maging credit or debit. Depende sa transactions. Pero yun nga, meron silang normal balance na usually yun talagang ina-expect nating ina-expect natin. For example, kung debit ba siya or magiging credit at end of all transactions, kung positive ba siya or negative. Yan. Or kung na-left ba siya or nasa right. Ganun. And then, next is we should be able to prepare journal entries to record basic business transactions. Yan, nagawa na natin nung unang chapter. Yan, unless kung hindi nga kayo tumulong sa mga leaders nyo or sa mga groupmates nyo, wala talaga kayong maaalala. Okay? And then lastly, we should be able to determine balances of accounts using P accounts. Yan, so pwede tayo, yung ginawa natin nung financial position, di ba dumiretso tayo doon, na-compute natin lahat ng cash. Ayan, and dumiretso tayo sa financial position para na rin siyang pag-DT accounts or pag-general ledger. Yun nga lang, diretso tayo sa may financial position. Okay, so let's proceed. Ayan, so yun, we can have a few or a brief review of our last chapter, yung mga ratios, financial ratios, yun, pwede natin balikan. So, meron tayong mga iibang questions dito para na pwede natin sagutan para ma-measure natin kung
meron ba tayong natutunan from last chapter. So number one, process of evaluating risk, performance, financial health, and future prospect of a business by subjecting financial statement data to computational and analytical techniques with the objective of making economic decisions. Number two, express the relationship among selected items of the financial statement data. Measure the ability of the company to generate income from the use of its assets and invested capital, as well as control its cost. Number four, measure the ability of the company to utilize its assets. Number five, company's capacity to pay their long-term liabilities. Measure the company's ability to pay debts that are coming due. So yun, check nyo lang yung mga notes nyo kung nag-save man kayo. Yan, nag-send naman ako sa GC ng mga notes ng mga consolidated ratios natin, mga formulas. Ayan, i-save nyo lang kasi kakailanganin nyo rin yan sa grade 12. Yan, para hindi na tayo mga pa. Okay, so what is the difference between the journalizing and general journal? So when we say journal, actually we have two, the general journal and then the special journals. Ayan, yung pag sinabi ko yung general journal, simplest type of journal may be used to record any type of business transactions. So kahit anong klaseng business transactions, pwede natin i-record dito sa general journal. Pangkahalatan siya, ganun. Yan. So, yun nga, merong pagka-graduate nyo ng accountancy, ayan, merong mga general ledger accountant, general accountant, yan, sila yung normally na nag-handle ng mga ganitong books. Yan. So, recording all transactions in general journal is not cost-effective and time-consuming. Okay. Bakit? Siyempre kasi pag nag-journal na tayo, pag tin-accounts natin, isa-isa pa natin siya, di ba? So medyo, yun nga, mahihirapan yung magiging accountant. Unless kung meron tayong, meron na tayong system na ginagamit, no? Nowadays kasi meron na tayong mga software accounting system na ginagamit para mas mapadali yung pag-journal entries natin. Na-diretso na siya sa mga financials. So mag-check na lang tayo kung tamang amount ba yung nakukuha ng system. Yan. Pero pag mga maliliit na business, ayan, syempre mga nagma-manual pa lang sila. Gumagamit talaga sila ng book. Ayan. And then special journal designed to record a particular type of transactions efficiently and quickly. So we have two main special journal. So, normally ito talaga yung pag sa mga BIR din, pag nagsasubmit tayo sa BIR, ito rin yung mga books na ginagamit ng mga businesses, no? Ito rin yung mga ginagamit din ng mga small businesses at isinasubmit nila sa BIR. Ayan. So normally handwritten dapat 'to, no? Hindi siya computerized unless ma-apply nyo or meron kayong kumbaga pwede niyo i-apply din 'yon sa BIR na pwede bang computerized na lang siya, lalo na pag sobrang daming business transaction. So pwede natin i-computerize. Pero pag unting transactions na, pwede na natin siyang kamayin or i-handwritten. Ayan. So we have two, cash receipts journal and then cash disbursement journal. So cash receipts is used to record all cash that had been received. So normally ito yung tinatawag nilang sales journal, yan, mga ganyan. And then cash disbursement naman, ito yung mga purchases. It's used to record all transactions involving cash payments. Ayan. So pag sabi natin journal kasi, no, book of original entries. So pag meron tayong mga normal transactions, ayan, dito natin siya nire-record sa journal. Nag-debit and credit din tayo. Then unless kung may mga cash receipts naman tayo, ayan, lahat ng mga na-receive natin cash, i-record natin doon.
Pero normally naman, ang tawag dito talaga yung sales. Kasi syempre, doon lang naman tayo nakaka-receive ng cash, di ba? Pag meron tayong sales. Okay? And then, ayan. So, ano yung function niya? Syempre, pag nag-journal entries tayo, dito natin nilalagay. Pag general journal, yung gamit natin, meron talaga tayong debit and credit. Pero pag special journal, yung cash receipt natin, tsaka cash disbursement, ano lang, doon lang natin sinusulat yung ano, yung mga naging transaction na involving na yung payments or yung mga cash na na-receive natin. Pag hindi naman involve yung cash, ayan, pwede na tayong gumamit pa ng general journal. Doon siguro yun papasok. Yun. So, depende rin sa ano, sa isang business kung paano nila gagawin yun. Okay. And then, yan. So, yan. Meron pa tayong another special journal, yung sales journal and then purchase journal. Parang katulad din to ng kaninang cash receipts and cash disbursement. Ayun, lahat ng cash na receive natin galing sales, ilalagay din natin dito. Normally, nilalagay dito yung pangalan no mga customer na bumili. Ayan. And then, pag purchase journal, ang nilalagay din dito yung pinagbilhan natin, yung mga supplier natin. And then, dito nilalagay mga TIN ID, TIN number. Ayun. So, sales journal is just to record all sales on credit. And then, purchase journal is used to record all purchases in of inventory on credit. Ayan. So, kanina, di ba, sa mga cash receipts and cash disbursement, ini-involve natin lahat ng ano, ng transactions na may involve yung cash. So, yon minsan, on account tayo nagpo-purchase, on account din tayo nakaka-receive ng revenue or sales. So, pwede natin gamitin yung sales journal at saka yung purchase journal. Yan. So, ito yung itsura ng cash receipt journal and then ng cash disbursed journal. Yan. So, ayan, meron tayong makikitang sales. Ayan, may mga interest din. Lalo na pag, ano, pag dito. Matagal siya nagbayad. Tapos meron tayong 10% na increase doon sa sales pag hindi sila nagbayad on time. Ayan, meron tayong ganun. Minsan meron din tayong interest discount, lalo na pag meron tayong promo. Ganun, or meron tayong kasunduan sa kanila na pag nakabayad sila on time, pwede silang makakuha ng 5% discount. So, yun yung makikita natin. And then, ayun, yung mga names din ng mga naging customer natin or clients. Yan, cash debit, yan, sales, yung sales natin, sales discount, debit din. Ayan, and then cash receivable, yan, credit din. Sales, credit, other accounts, credit, and then cost of goods sold, yan, credit din. So, parang debit and credit din. So, meron naman na tayong guide dito. Ayan. For the cash disbursement journal naman, ayan, ito yung mga pay for, kumbaga, ito yung dapat natin bayaran. Ayan. And then, kung ano ba yung account na na-debit, kumbaga, ano ba yung naging involve. For example, bumili ba tayo ng inventory, nagdadag ng inventory, nagbayad ba tayo ng salaries, ayan. Or else, yung name na lang din ng kumbaga parang may binayaran tayong company, ganun. Ayan, ito naman PR, ayan, pag nagpo-provide din tayo ito yung ginagamit natin pag meron na tayong chart of account. Ito yun, ito yung mga number nila. Mamaya ipapakita ko kung ano yung itsura ng chart of account natin. Cash credit, syempre pag mayroon tayong mga purchases or expenses, credit yung cash, di ba? And then inventory. Ayan, and then other accounts. Ayan, mga minsan tinatawag din yung sundry account. Ganun. And then
accounts payable, debit. Yan, ano na pag nagbayad na tayo ng mga pinagkautangan natin. Okay? Yan. So, ganun din sa sales journal. Ayan, ito yung mga ano, accounting as. Pero actually, depende to sa design or depende rin to sa isang ano, business kung paano nila i tawag dito, kung paano nila ipapakita yung mga ano na transactions nila as long as nagigets naman. Yan. So, sa taas, meron tayo accounts receivable na debit. Yan. Syempre, di ba, pag may bumili sa atin, ayan, tapos wala pang kakayahang magbayad, so on account siya. So, accounts receivable, debit yun, di ba? And then yung, ano natin, yung sales natin, credit. Yun. Okay, so for sa purchase journal naman, yan, i-include din natin yung mga discount. Yan, kung nakikita nyo dito, ayan, meron tayong mga invoice date. Pero maaaring nabayaran natin siya on February 3. Pero yung invoice date, kung yan, binigyan na tayo ng invoice nung February 2. Pero nagbayad tayo nung February 3. Okay, so yung mga pangalan naman ng supplier nakalagay din dito. And payment terms, meaning ito yung discount. Okay? So, for example, N over 30, ayan, ibig sabihin, dapat makabayad na tayo within 30 days, pero wala naman siyang discount. Okay? As long as makabayad lang tayo ng within 30 days. Or else, syempre, magiging bad reputation din sa atin yon. And then, maaring lagyan siya ng interest pa. No, dapat, babayaran natin siya within 30 days. Ayan, ito namang 2 over 10. Ayan. So, nakikita nyo 2 over 10. Ibig sabihin yan, meron daw 2% discount kapag nakabayad tayo within 10 days. Okay? Nagets ba? So, for example, ito, invoice date natin, 2-5. Meron yan. Ibig sabihin, February 5, binigyan tayo ng invoice. Nakabili tayo or nakapurchase tayo from Ace Manufacturing Company. So, yeah, meron February 5, meron na tayong invoice. And then, February 5, nagbayad din naman agad tayo. So, meron tayong ina-expect na discount, 2% discount. Okay? Yan, and then, ganun lang siya. So, meron tayong 2%. Yan, dapat makabayad tayo within 10 days, parang ganun. Okay, what is the importance of journal? So, the journal shows all the information concerning a particular transaction. So, yun nga, kunyari, merong mga unusual, kunyari, nasa shareholder meeting type, tapos merong mga unusual na numbers. For example, ang laki ng miscellaneous, no? Ang laki-laki. Bakit naging malaki siya? So, babalikan natin yung transaction natin. So, titignan natin yung journal books natin. Yung mga naging journal entries natin. Baka nagkamali lang tayo ng T-accounts, nagkamali lang tayo ng input, ganun. So, i-review ulit natin yung journal entries natin. Kung justifiable ba na malaki yung miscellaneous expense? Pwedeng ganun. Or, ayun. And journal provides a chronological record of all the financial events of the business over time. Kasi di ba pag nagre-record tayo, dapat per date, no? So, pag meron tayong mga babalikang transactions, ayan, so kung yan, magbabayad tayo ng utang, check natin, baka may utang pa ba tayo, baka tayo nagkaroon ng interest pala, ganyan. Kung yan, baka tayo nagkaroon ng interest, so babalikan natin, ay meron pala tayong na-purchase nung date na yon. Tapos, ito yung due date, dapat 30 days lang natin mababayaran, or else magkakaroon tayo ng interest.
Yan. So again, sa journal naman, no? Again, sa journal, business transactions are first recorded in the journal, no? So the book of original entries. Subsequently, the effect of the transactions on the accounts are posted to the ledger. Ayan. So pag ang ledger naman, ibig sabihin, ito yung book of the secondary entries. Okay, so when we say ledger, means of accumulating in one place all information about changes in an asset, liability, equity, income, or expense account. And so for example, ledger for the cash, ledger for the accounts receivable, ledger for the inventory, ledger for the supplies. Ayan, kasi dapat ito yung magiging balance nito. Ito yung magre-reflect doon sa financial position natin, financial performance natin, yan yung mga statement of financial natin. Dapat magre-reflect yun doon. Okay, kaya tayo nag-general ledger or tinatawag din tong T-accounts. Ayan. So, lahat ng naging transaction sa cash, ilalagay natin. Debit man siya or credit. Tapos, ayun, itototal lang natin siya kung magkano yung ano yung kalalabasan ng cash, ayun dapat yung magre-reflect dun sa financial position. So yung chapter 1, ang ginawa natin, dumiretso agad tayo sa financial position. Yan, parang kinalculate lang natin, nag-plus lang tayo or minus lahat ng na-involve sa cash. And then ayun ang gina-reflect natin sa financial position. Parang ganun lang din siya. So hindi natin kinailangan ng T-accounts noon kasi unti lang naman yung transaction. Pero pag sobrang dami ng transaction, yan. So, kailangan natin mag-provide ng details or ng general ledger. And so, ito yung itsura niyan. General ledger. For example, account niya cash. Yung date, ayan. So, galing naman to sa general journal. Yung item, yan. Or siguro, ano yung account na na-involve dito. Yan. And then, kung debit ba siya or credit. Ayan. Kung nagbayad ba tayo ng salary expense. Ayan. Kung naka-receive ba tayo ng cash from sales. Pwede natin i-reflect dito. And then, yung balance, no? Okay? Yan. So, ito yung mga normal balance natin. Okay. So, alalahanin natin lagi. Normal balance, ha? Normal balance. Pero, hindi naman talaga totally na dapat pag-asset. Pag mga asset accounts, ganun, ano lang siya, dapat, ano siya, magiging credit siya or debit. So, ito lang naman normal balance. Meron talagang instances na yung liability natin, mag-ano din, tawag dito. Meron instances na yung mga ibang accounts natin, yung ibang accounts natin, hindi siya normal yung balance. So, kailangan lang naman natin ng ano no, ng proof bakit siya ganun. Okay, so for example, income natin, normally talaga, 'di ba, credit siya. Ayan. Pero minsan magde-debit siya, bakit? Kasi meron tayong loss. Ayan. So, for asset, normally talaga debit 'to. Yeah, kung pag naka-receive tayo ng cash, 'di ba? Ano yung debit? Yung debit cash. Tapos, yung credit natin, yung income or yung sales, yung naka-receive tayo ng cash dahil nakabenta tayo. Yung liability naman, ang normal balance talaga nito, credit. Yan. Kung yan, for example, nangutang tayo dahil kailangan natin bumili ng mga furnitures natin, pero on account. Yan. So, nakaka-receive tayo ng cash, ay nakaka-receive tayo ng furniture, which is yung asset, debit dun. And then, higing credit yung accounts payable. So, ang balance talaga ng liability ay credit. Okay, so actually, na-discuss na rin natin to last sem. And then, dinidiscuss pa naman natin itong chapter 1, no? So, parang review na lang dapat sa inyo. Pag owner's capital, normally credit. Yeah, syempre, pag nagkaroon, kunyari, nag-invest yung owner ng 100,000 cash. So, meron tayong asset again, cash na debit. And then owner's capital, laging credit 'yon. Ayun. So owner's withdrawal, ayan debit siya.
income, credit, and then expense debit. Yan, ito yun naman yung sinasabi ko sa inyong chart of accounts. Yan. So, meron tayong account code. Yan, pag nag-work na kayo, lalo na pag may system, yan, magagamit nyo talaga itong account code. So, for example, 1,000 for cash, and so forth. Yan. So, actually, ito depende naman to sa company, no, kung ano yung code na ilalagay nila. Ayan. So, ito lang, sample lang to. Pero, yun, depende rin sa company. Gumagamit sila ng sarili niya code. Pero normally, number naman yun. Yun. Okay, so meron tayong cash, accounts receivable, allowance for bad debts yan, mga asset. Other asset din, inventory, prepaid expense, supplies, account, office equipment, yan. Samples. And then liability, meron tayong accounts payable, notes payable, accrued expense, salaries payable, utility payable, and then income tax payable. And then for equity, we have owner's capital or owner's withdrawal. Yan. And then meron din tayong income and then expenses. So dapat familiar na tayo dito. Okay? So kasi dinidiscuss na natin to from last sem, di ba? And then itong mga first chapters natin. First series ng chapters natin, dinidiscuss din naman natin to ulit. Dapat familiar na kayo dun sa mga account. Na pag may business transactions tayo, alam na natin kung ano yung mga accounts na gagamitin natin. Yan. For the normal balance of the account listed below. Yan. So, check nyo lang to. Parang yung katulad din kanina sa chart. Yan. So, ayun, meron tayong problem dito. Pwede nyo rin itong sagutan. Ayan. So, parang babalikan lang natin yung chapter 1 natin. Nag-debit and credit ulit tayo. Okay. So yon, kunyari pag meron tayong na-receive na cash dahil nakabenta tayo, meron tayong cash debit, service revenue 15,000. So yon, check lang natin yung sinundan nitong problem. Rental expense cash, nagbayad tayo ng rent. So mababawasan tayo ng cash. And then debit natin expense. Cash and accounts receivable. Ayan, kunyari, meron na tayong na-collect na cash. So, dapat ang credit natin ay accounts receivable. Kasi di ba, mali, debit to. Lalo na pag nakakabenta tayo. Eh, ngayon, nabayad na yung customer ng cash. So, babawasan natin yung accounts receivable natin and then cash natin marireceive. So, debit natin cash. Ayan, so, kunyari, nakabenta ulit tayo pero hindi pa makakabayad yung customer. So, meron tayong debit accounts receivable and then yung credit natin service revenue. Salaries expense, nagbayad tayo. So, nababasa ng cash natin, credit ang cash. And then, ito naman, for example, nag-purchase tayo ng equipment from last month siguro. Ayan. And then, magbabayad na tayo ngayon, no? So, yung accounts payable natin nasa debit. Kasi diba normally, since ang accounts payable ay liability, ang normal balance nito ay credit. Pero yun, dahil nagbayad tayo ng accounts payable natin, mababawasan yung cash natin, and then mababawasan din natin yung accounts payable natin. So yung accounts payable natin nasa debit. Yan. And then cash natin, credit. And last naman, cash and service revenue. For example, meron tayong customer and then na-provide natin yung service natin. So, nagbayad siya ng cash. Hindi na siya nangutang, kumbaga, kagaya nitong nasa February 10, no? Yan, accounts receivable, service revenue. Yung ginawa niya, nakabayad agad siya ng cash. So, cash and then service revenue.
Yes. Pag nag-ano naman tayo, ito, tinatawag na T-Aus. Ayan, na pwede naman tawagin din siyang general ledger. Parang parehas lang yon, no? So, yun yung cash, reflect lang natin yung mga naging transaction galing sa journal, general journal natin. Okay, lahat ng debit, i-add natin. Lahat ng naging credit or binayaran natin, i-add natin. Okay, so balikan lang natin yung mga transactions na involve yung cash. And then, i-reflect natin dito. Yan, so debit, i-less mo lang yung credit. So meron tayong 77,500 sa general ledger ng cash. Or yung tinatawag natin cash ledger. And then for accounts receivable, yan, involve lang natin lahat ng naging transactions natin na merong accounts receivable. Yan, so meron tayong debit dahil siguro merong customer na nangutang sa atin muna pero kailangan natin i-provide yung service agad. Next time na lang magbabayad. And then meron tayong na-collect na 30,000. So balikan lang natin yung mga naging entries natin. Okay, so yun, 118 lang less than 30,000. So yung normal balance natin ng accounts receivable ay nasa debit side. Kasi mas malaki yung debit sa credit. Okay? Yan, so 88,000. Normal balance na ay nasa debit. Okay, next naman yung office equipment. Kunyari bumili tayo ng office equipment, ang debit natin ay 50,000. Yan. And then yung accounts payable naman natin. Ayan, normally talaga ang balance talaga nito ay credit. Okay, so yung debit niya 5,000, yung credit niya 35,000. So beginning balance yan, i-include din natin itong mga beginning balances na to. Yan, ibig sabihin galing to sa last na financial position. Okay. Yan, lagi tayo may beginning balance. So, check lang natin kung ano yung naging financial position ng last year or last month na susundan natin. Yan, and then, ayun, sundan nyo lang to. Ayan, so, after natin ma-solve yung mga general journal natin per account. Ayan. Pati i-consolidate na siya, no? Ito yung tinatawag na trial balance or unadjusted trial balance. Ayan. So, meron tayong cash and then yung mga accounts receivable natin, office equipment na debit. Ayan. Nakuha natin ito sa general na ledger. Okay? Yung mga T-accounts natin, ilalagay lang natin siya. Unadjusted trial balance. I-consolidate lang natin siya lahat. Pero dapat maganda, sunod na siya from asset to the equity. Asset, liability, and equity. Para pag nag-gumawa tayo ng financial position, check na lang natin. Wala na tayong makakalitaan. Wala na tayong nakawan. Okay? So, compound journal entry and entry involved accounts only, one debit, one credit is called a simple journal entry. Some transactions, however, require more two accounts in journalizing. An entry that requires three or more accounts in compound entry. So, na-encounter na natin po, diba, minsan pag meron tayo customer na partial lang yung kaya niyang bayaran, no? Kunyari, nag-provide tayo ng service worth 50,000. Tapos, 25,000 lang yung dala niya or 50% lang yung dala niya cash, 25% lang, 25,000 lang. So, pwedeng ilagay natin yun, cash, debit, 25,000. Tapos, accounts receivable muna, 25,000 din. And then, yung credit natin, service revenue, 50,000 pa din. So, yun yung tinatawag na compound journal entry. Kumbaga, meron more than two accounts na involve.
Yan. So ito yung example, Ariel Garden Supply Store acquired a land of 800,000. Ariel paid 300,000 cash and issued a promissory note for balance. Yan. So 800, pero ang nabayaran na niya 300,000. Tapos promissory note muna or accounts payable muna yung the rest. So meron tayong 300 land, 300 na cash. And then 500 na land, 500 din na notes payable. Kasi wala pa siyang dala siguro na 500,000. So pag kinumpound entry natin siya yung land, syempre yung land pa rin na nakikita natin dito ay 800,000. And then yung cash, since ito lang yung dala daw niyang cash, or ito lang yung meron pa siya, 300,000. And then notes payable dahil nag-promissory note pa daw muna siya. So 500,000 for the notes payable. So ito yung example ng compound entry natin. State whether the following T accounts have normal balance or not. Ayan. So, pwede natin sagutan to, no? Ayan. Pwede natin ilagay na yes or no lang. Ayan. Kung normal balance ba sila. For example, sa cash. Ayan. Or magiging debit. For the cash, debit. For the accounts receivable, normal ba na may credit siya? Sa land, normal ba na debit yung balance niya? Sa accumulated depreciation building, normal ba na credit yung balance niya? And then for the cruise capital, normal ba na credit yung balance niya? For service revenue, normal ba na credit yung balance niya? So yes or no lang yan. Pwede mong i-check yung sarili nyo kung kayo yung sagutan. And then the rest yan. For the rental expense, salary expense, interest expense, and then tax license. Ayun. So, okay, so ayun, actually 'di ba nag-send na ako ng activity sa inyo, no, na sinend ko yun sa GC. So, 'yun, merong requirements lang doon, gumawa tayo ng general journal. Debit credit lang 'yun, nagawa na natin 'yun ilang beses na, yung debit credit na 'yan. Yun, sagutan na natin, ilang item lang naman yun. And then, next requirement is the general journal or yung T accounts. Yan, parang kagaya din lang din ito. Itong, ano. Ayan, katulad dito, yun, so meron tayong for cash, accounts receivable, office equipment, and kung ano pa yung mga na-involve na transaction. And then, gumawa tayo ng unadjusted trial balance. Ganito lang siya. Yan, pwede tayong gumamit ng Excel. Ayan, so account title and explanation or yung account title lang. Yan, cash, lahat ng account na na-involve. Yan, and then debit and credit lang. Kasi total natin para ma-check natin kung balance. Kasi kung di yan balance, baka meron tayong nakalimutan. No? Meron tayong hindi na-include doon sa general journal natin. So para ma-check lang natin kung lahat ba ng transactions na-account natin. Okay? So, yung assignment na yun, individual yun. And then, i-collect yun ni leader. And ang deadline nun ay May first week siguro. Yun, for discussion na din. Okay, that's all. Okay, thank you.